ano ba nangyari? Bakit unti-unting lumamlam yung matamis na love story, parang biglang nag-iba na yung daloy? Anong nangyari? Kasi po, di ba, nung pandemic, lagi kami magkasama. Then parang nung bumabalik na sa normal, naging busy na ako, naging busy na siya. So, hindi na po usual yung nangyayari. Mm-hmm. So, hindi na kami lagi magkasama. Ganyan. So, pag kailangan namin mag-communicate with each other, hindi na namin na pag-uusapan. Hanggang dumating na lang po sa point na parehas na pala kaming pagod. Then, ayun. And parehas okay na kayong pagod o parehas na kayong nasanay na hindi na pala kayo magkasama? Yes po. Oh. Parang okay naman, okay, nag-e-enjoy na ako nang hindi ka kasama. Yes. Kasi ho siya, ano eh, sobrang busy niya kasi nagtitake po siya ng law. And then ako at the same time. Sobrang busy po niya kasi nagtitake siya ng drugs, ha? No, no. Hindi na support. Busy pa na siya. Tapos nakulong po siya ng 10 years kaya busy siya sa law. Ito doon nagtitake ng low, ito nagtitake ng high. Oh, hindi. Low at high. Okay. Busy siya kasi nag-aaral siya ng law. Ikaw naman, anong pinagkakaibisihan? Nung kasagsagan po noon kasi, meron po akong lock-in taping sa... Probinsyano? Opo, Probinsyano sa teleserye po. Opo, opo, Probinsyano. So lock-in. Eh, nung panahon niya, ang mga lock-in, mga 2 months, 3 months, mga ganun, di ba? 2 months, 3 months po, meme. Walang uwi. Ano, hindi ka lalabas nung bubble? Lock-in eh, oo. Lock-in sila. Kaya nung time na yun, medyo nawalan kami ng time sa isa't isa. At the same time, kasi nung time na yun, talo po siya sa campaign. Kasi tumakbo po siya nga bilang konsehala dun sa kanila. So, natalo, siguro na-depress. Siguro nung wala ako sa tabi niya, yun yung time na nawalan kami ng... yung mga time na yun, hindi ka niya nakasama. Oo, oh, hindi mo siya, nasamahan sa mga pinagdadaanan niya. Yes, meme. Parang ganun. Kasi naka-lock-in ka. Yes, wala yung comfort. Kaya medyo mahirap rin po sa part niya yun at mahirap rin po sa part ko. Which is kahit, sabi ko ganyan, kahit gusto kitang samahan, pero kailangan kong i-gawin tong trabaho ko para rin sa family ko at sa magiging career ko sa buhay. Tsaka hindi ka papayagan basta-basta umalis sa taping, no? That time. Oh, tatanggalin ka pag lumabas ka ng bubble. Siyempre, Kuya Coco yun. Si Direk Coco yun. Director nung time na yun. Respect pa rin naman po ako kay Direk Coco. Diba? So, how did you take that? Yung ganung sitwasyon na kailangan mo siya, medyo down ka, tapos wala yung boyfriend mo. Doon ko po na-realize yung worth ko. Na kaya ko naman pala. Nang ako lang, nang without anyone. So, parang siguro gano'n na rin po yung na-feel niya na kaya niya rin naman pala. Kaya mo ba talaga o nasanay ka na lang na wala siya? Siguro po nasanay. Tama po yun. Nasanay po talaga ako. Kasi, syempre, everyday campaign, house to house, then kinagabihan, parang walang taong mangangamusta sa'yo. So, talagang tinanggap ko lahat yun. Nang ako lang. Nang kausap ko sarili ko, ganyan. Kasi dumating din po sa time na parang di tayo nag-usap, di po kami nag-usap for a month, diba? Dumating sa time na yun. Mahirap kasi yun eh. Yung pag nagkaroon ka ng option, tapos na ikumpara mo kung saan ka mas komportable. Natikman niya yung independence. Correct, yes. Diba? Kasi pwede pala yung ganito, yung ako lang, wala muna akong jowa, wala akong iniintinding relasyon. Parang mas okay ako dito, mas kalma ako. Yes. Kaya nung nagka-time na magkikita kayo ulit, dun yun na nasabi sa isa't isa na parang mas okay na hindi. Opo. Paano kayo naghiwalay? May nag-away ba kayo? Nagkasakitan ng damdamin? O it was a... Mutual. Mutual naman po. Pero siya yung nagsabi na... Initiate. Opo. Siya po yung nag-initiate nung breakup. So... Paano mo sinabi? How do you break your lover's heart? Hindi, syempre ako naman, bilang lalaki, hindi rin naman po tayo basta-basta mag-ipag-break ng... Sasabihin niyo, break na ito, para mo na lang rin pinagtabuyan yung babae, pag ganun eh. So paano? So sinabi ko rin ho na maayos sa kanya na sabi kong ganyan, siguro kailangan na natin mag-iwalay para makapag-focus tayo sa kanya-kanyang karir natin.